26 ng Setyembre, Sabado, sa 25 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Lucas. Nang lubos na nagtataka ang lahat dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Itanim niyong mabuti sa inyong pandinig ang mga kataga kong ito. Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao." Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito at nalingid ito sa kanilang upang hindi nila maunawaan. At takot naman silang magtanong sa kanya tungkol sa pahayag na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Hindi nila naintindihan ang pahayag na ito. Kung ako ang nasa katayuan ng mga alagad, malamang hindi ko rin mauunawaan ang mga pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sinasabing paghihirap at kamatayang haharapin niya. Nauunawaan ko lang ito ngayon sapagkat malinaw na ang mga nasasaad sa banal na kasulatan. Noong mga panahong iyon, hindi pa nasusulat sa Biblia ang mga ipinapahayag ni Jesus. Mga pahayag lamang ito na hindi pa ganap na nangyari bagamat sinasabi ni Jesus na mangyayari ang mga iyon. Kaya noong maganap na ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus, saka pa lamang naunawaan ng mga alagad ang lahat. Mas mabilis paniwalaan ang mga balitang maganda at tila masarap sa pakiramdam. Ang balita tungkol sa hirap at kamatayan ni Jesus marahil ay sadyang malayo sa inaasahan ng mga alagad. Sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus bago pa man sila pumunta sa banal na lungsod ng Jerusalem ang tungkol sa paghihirap at kamatayan na susuungin niya doon. Hindi naging malinaw sa mga alagad ang mga pahayag ni Jesus dahil marahil nakatuon pa rin ang kanilang isip sa kanilang mga sariling ambisyon sa paniniwalang itatatag ni Jesus ang kanyang kaharian pagdating nila sa Jerusalem. Hindi pa handa ang isip at kalooban ng mga alagad tungkol sa haharaping paghihirap ni Jesus, kaya marahil maging sa kanilang mga panaginip ay hindi pa sumagi sa kanilang isip. Pagsasagawa, hindi pangit ang tingin natin sa larawan ng naghihirap na Jesus. Sa likod ng kanyang duguang mukha at katawan, ang tunay na dapat nating makita ay ang kagandahan ng wagas na pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan.